Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, mailibag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang protection, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapa. Alamin kung paano sumali sa ACS Leones. ACS Leones. Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabgon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand Draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapa. BM Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasama pa rin natin ang buhranja natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa FM Visayas. Ito po si Anthony Tabard. Magandang umaga, Pilipinas. Kung si Daniel Masfugos. At welcome sa ating palatuntunan ng damdaming bayan. DRH Operation Tulong. Alam mo bang 85 years na ang kauna-unahang radyo sa July 15? Ikaw, 85 years old ka na rin ba sa mismong anibersaryo ng DZRH? Kung ipinanganak ka ng July 15, 1939, ikaw na nga ang hinahanap namin! I-celebrate tayo ng bongga dahil re-regaluan ka ng DZRH! DZRH Ka-Birthday Promo! Ipadala sa DZRH MBC Building Vicente Soto Street CCP Complex Pasay City ang original copy ng iyong birth certificate kasama ng iyong picture, hawak ang dyaryo na kitang petsa kung kailan ka kinunat at sagot na namin ang pang-birthday mo! Deadline of submission is on June 30, 2024. Kaya kung ka-birthday ka ng DZRH, sali na! Ang DZRH Ka-Birthday Promo ay atin sa inyo ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Scene Zone, Season 3 na! From concerts,
12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag, kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue, dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo, sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. 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 Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang ating mga balansyadong headlines. Dami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, aabot na sa halos 150. DZRH Balansyado. 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 Chinese military uniforms natagpuan sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac sa Pampanga. DZRH Balansyado. 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 Singil ng Meralco ngayong Hunyo, nagbabadyang at tumaas. DZRH Balansyado. 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 Dating Pangulong Rodrigo Duterte umalma sa ginawang raid sa properties ni Pastor Kibuloy sa Davao City. Balansyado. Presidential Advisor Carlito Galvez ipapadala sa Ukraine peace summit sa Switzerland. Balansyado. Paano kalang iba ng pogo sa bansa iniharap na din sa kamera. Balansyado. At dating Congressman Tevez, ikinulong ni release pero nasa custody pa rin ng mga otoridad sa Timor-Leste. Balansyado. At yan ang ating mga balansyadong headlines para sa ating mga balansyadong detalye. Ang ating oras 5:14, nadoble ang bilang ng mga barkong pandigma ng China na namataan sa West Philippine Sea. Ayon sa hukbong dagat, na monitor nito ang 22 na barko ng People's Liberation Army Navy nitong June 4 hanggang June 10. Mula ito sa 11 planned vessels sa mga island features ng Pilipinas sa sinundan nitong 7 araw. Bahagi ang bilang ng kabuang 146 Chinese vessels sa West Philippine Sea. Mula sa 125 noong May 28 hanggang June 3. Paliwanag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, dumami ang Chinese warships kasabay ng naval exercise ng China sa Sabina Shoal. Tinawag itong illegal ni Trinidad dahil isinagawa ang military drills sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas nitong June 2 hanggang June 4. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may mga uniporme ng Chinese military na nadiskubre sa loob ng sinusuyod ngayong Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay PAOK Chief Yusek Gilbert Cruz, 3 set ng uniporming may markings ng People's Liberation Army ang nakita sa unang 17 gusaling na pasok na ng mga otoridad. Pero nagpapatuloy pa umano ang pagsisiyasat ng PAOK dahil 29 na gusali pa ang hindi nila nai-inspeksyon sa 10 ektaryang compound ng Lucky South 99. Samantala, pinawi naman ng Armed Forces of the Philippines, o AFP, ang pangambang may invasion na ng mga sundalong Chino sa Pilipinas sa paraan ng Pogo sa isang text message sa DZRH. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, maaring gamit lang na props ang Chinese uniforms para sa online transactions na ginagawa ng scam farm sa Porac. Pinaghahanda na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga sundalo sa norte laban sa anyay external threats o bantang panlabas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ginawa ng Presidente ang pahayag sa kanyang pagbisita sa mga tropa ng 5th Infantry Division at Joint Task Force Tala sa Gamo sa Isabela. Sabi ng Pangulo sa kanyang talumpati, kailangan ng maging alertado ang hilagang bahagi ng Pilipinas dahil sa mga hindi na binanggit na geopolitical development.
Tinawag ng presidente na nakababahala ang nasabing mga banta, dahilan para atasan ang military units na maghanda sa dalawa umano nitong misyon. Sabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerasex Trinidad, present sa talumpati ng Pangulo ang mga sundalong opisyal na nakasasakop sa Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Ang ating oras, 17 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang mga balita, napipintong tumaas ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, nagbabadyang power rate hike ay epekto ng inaasahang adjustment sa tinatawag na pass-through charges sa billing period ng June. Kabilang pa sa dahilan ang mataas na transmission charge at pag-increase sa feed-in tariff allowance na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission. Idinagdag ng Meralco na nakaapekto din sa nakaambang power rate hike ang supply condition sa Luzon grid na lumilikha ng impact sa wholesale electricity spot market. Tumanggi naman si Meralco spokesman at Vice President for Corporate Communications Joe Saldarriaga na banggitin kung magkano ang maaring ikarga sa June billing sakaling matuloy ang power rate adjustment. Umalma si nating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pagsugod ng Philippine National Police sa mga lugar na ari-arian ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy sa Davao City. Maring kinundinan ni Duterte ang umunoy puwersahang pagsisilbi ng arrest warrant ng mga kapulisan sa puganting pastor at sa lima pa nitong kasamahan. Hindi umano katanggap-tanggap ito, lalo pat nangyari ang insidente sa loob ng lugar, sambahan at sa bisinidad ng paaralan. Kinwestiyon ni dating Pangulo kung ito'y overkill na o overkill na ba ito ang magiging trademark ng kasalukuyang administrasyon sa pakikitungo nito sa mga individual na akusado sa krimen. Binigyan din ni Duterte na si Quiboloy ay hindi pa napapatunayang guilty beyond reasonable doubt sa mga hinaharap na patong-patong na kaso. Ipadadala ng Pilipinas si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa Ukraine Peace Summit na gaganapin sa Switzerland. Ayon sa Presidential Communications Office, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Galvez bilang kinatawan ng bansa sa Global Peace Summit ngayong June 15 hanggang June 16. Matatanda ang personal na inimbitahan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky si Pangulong Marcos na dumalo sa Peace Summit nang bumisita ito sa bansa. Binigyan din ni Zelensky ang kahalagahan ng pakikiisa rito ng mga bansa sa Southeast Asia sa gitna na rin ng kinakaharap na parehong hamong pang-seguridad. Nagsumiti na din sa Kamara ng panukalang batas na may layuning iban ang pogo sa bansa. Ang bill ay mula sa opposition lawmaker sa pangunguna ni House Deputy Minority Leader Franz Castro at Assistant Minority Leader Arlene Brosas. Ayon sa grupo, sumigla ang mga sindikato umpisa na nga namayagpag ang offshore gaming industry sa bansa. Hinamon ni Castro si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na mag-issue ng statement tungkol sa pogo. Ipinahayag ng mambabatas na ay iral ang malaking pagdududa kung mananatiling tahimik ang presidente sa nabanggit na usapin. Isinusulong naman ngayon sa Kamara ang mas mahigpit na parusa laban sa mga dayuhang iligal na nagtatrabaho sa Pilipinas. Sa House Bill No. 1279 ni Bicol Saro Partiles Representative Brian Yamsuan, hindi bababa sa 6 na taong pagkakulong at 50,000 pesos na multa sa kada taon ng unlawful employment ng mga foreign national ang ipapataw. Bukod dito, sinabi sa bill na tanging ang dole lamang o ang Department of Labor and Employment ang may kapangyarihan na mag-issue ng permit sa mga foreign workers na employers ay nakarehistro sa areas of investment o designated economic zones. Hinain ni Yamsuan ng panukala kasunod ng naarestong 37 Chinese nationals sa Paranaque City at ang lumalalang problema ng bansa sa pogo. Ang ating oras sa 5:22 na po ng hapon, nilinaw ni Attorney Ferdinand Topacio na hindi inaresto muli ang kanyang kliyente na si expelled Congressman Arnulfo Tevez sa Timor-Leste, kundi in custody lamang ng mga pulisya sa nasabing bansa.
Ginawa nito pa siyang pahayag matapos sabihin ng Department of Justice na matapos palayain si Tevez, ay hinuli ito ulit bilang bahagi ng proseso sa Timor-Leste. Ayon kay Topacio, wala naman sa kulungan o naghihimas rehas ngayon si Tevez, kundi nasa holding area lamang ang dating mambabatas. Pakinggan po natin si Attorney Topacio. Totoo pong pinalaya, hindi po nagsisinungaling. Kahit dalhin ko po sa kanya, kung marunong si Clavano ng Portuguese, ay basahin na niya na talagang ang naging reason po ay nakamote po ang ating pamahalaan sa extradition request po nila. Nandun po siya sa isang holding area ng PNTL, Pulisya Nasyonal de Timor-Leste. Po, yung PNTL. Dati po siya ay nasa tutong kulungan, yung Bekora Prison. Okay. Yung po ay talagang kulungan na may selda, may rehas. Ito po, nasa holding area holding lang siya. Area. At yan po ang tinig ng legal counsel ng expelled Congressman Arnulfo Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio. Samantala, una rito sinabi ng DOJ na misleading, irresponsable at insulto sa Pilipinas sa Timor-Leste ang nauna ring pahayag ni Topacio na malaya na si Tevez habang nakabinbin ang extradition request ng Pilipinas. Dagdag pa ni Justice Assistant Secretary Mico Clavano na isumiti na ng kanilang ahensya ng lahat ng kinakailangang requirements. Alinsunod sa umiiral na batas sa Timor-Leste. Pinatay naman ng sarili niyang kapatid ang isang lady prosecutor habang papasok sa kanyang bahay sa barangay Aplaya, Digos City sa Davao del Sur. Kinilala ng Digos Police Office ang biktima na si Eleanor de la Peña, Assistant Provincial Prosecutor sa Davao Occidental, na sakay ng kanyang pickup truck nang patayin ng kapatid na si Arnel Galot de la Peña. Sa investigasyon, nasa gate na ng kanyang bahay ang prosecutor nang lapitan ito ng gunman na sakay ng motorsiklo at pinaulanan ng putok. Kaninang umagay na aresto na rin si Arnel dahil nahagip siya ng CCTV footage sa lugar na sinabayan pa ng salaysay ng iba pang saksi. Patuloy pang isinasailalim ng mga otoridad kung ano ang motibo ni Arnel sa pagpatay sa sarili niyang kapatid na prosecutor. Winoterkano ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Quibuloy ang mga pulis na magsisilbi sana ng warrant of arrest sa kanya at sa lima pa nitong kasamahan kahapon. Ayon sa tagapagsalita ng Davao Regional Police na si Police Major Catherine De La Rey, binomba mga pulis ng tubig gamit ang fire truck na nasa loob ng Kingdom of Jesus College. Pero sa kabila nito, sinabi ni De La Rey na naging mapayapa pa rin ang buong operasyon at wala rin nasaktan mula sa kanilang hanay. Pakinggan po natin ang tagapagsalita ng Davao Regional Police, Police Major Catherine De La Rey. Kawawa po yung kapulisan natin kasi magdaling araw, malamig, pero this Sunday ground po kasi it's our Monday as law enforcers. Uh-huh. So the warrant of arrest. Mabuti naman po nung kinaumagatahan na nakausap naman po ng mabuti kaya napapasok po kami dun sa Kingdom of College at na-serve po natin yung warrant of arrest. So, at yan po ang tinig ni Davao Regional Police sa Police Major Catherine De La Rey. Mababatid na bigong maaresto si Quibuloy at lima pang mga kasamahan nito sa operasyon ng PNP kahapon sa tatlong lugar sa Davao City. Kinukundi na rin ang transport group na Piston ang pananakit ng kapwa nila transport group na manibela kay DZRH reporter Val Gonzalez kahapon. Sa kanilang kilos protesta sa tapat ng Korte Suprema sa Maynila, sinabi ni Ruben Bailon, Deputy Secretary General ng Piston, hindi tama nasaktan ang mga kawani ng media. Para kay Bailon, kaisa ng bayan ang media sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon sa publiko. Pakinggan po natin si Ginoong Ruben Bailon. Yung pananakit na nangyari kahapon doon sa LTFRB ay kinukundi na namin yan dahil ang media ay bahagi na sa malawak ng mamamayan kaysa natin sila sa paghahatid ng mga tamang balita at kasama natin sila sa trabaho natin sa lipunan. Kaya mahalaga na dapat minamalasakitan itong mga manggagawa sa media natin. Hindi nilalait o hindi sinasaktan.
At iyan po ang panyayama kay Ginoong Ruben Bailon, Deputy Secretary General ng Piston. Sa gitna ng rally ng Manibela kahapon, kinuyog at sinuntok sa tagiliran si Gonzales ng mga miyembro ng Manibela sa kahabaan ng East Avenue sa Quezon City. Sabi ni Gonzales, iniuulat niyang sumikip na ang trapiko sa lugar batay sa impormasyon mula sa MMDA dahil sa kilos protesta ng Manibela nang bigla siyang kuyugin at saktan ng mga miyembro nito. Bubusisihin ng husto ang budget ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para sa susunod na taon sa budget deliberation ng Kamara. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jefferson Conghun, bigo ang BFAR na magbigay ng sapat na bangka at iba pang suporta sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Batayan ito sa dumaraming reklamo ng fishing community hinggil sa kaunting tulong na natatanggap nila mula sa BFAR. Dahil dito nagbanta si Conghun na kailangan pag-aralan ang pag-realign sa pondo ng ahensya sa paparating na budget season. Sa pamamagitan nito ay masisiguruan niya na bawat piso sa inilang budget ay mapupunta sa mga mangingisda. Aabot sa higit 300 residente ng Malabon ang nabigyan ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipamahagi ang 1 million pesos na halaga ng ayuda para sa mga senior citizens, PWDs, mga estudyante at pedicab drivers sa lungsod sa pamamagitan ng inisyatiba ni Senator Lito Lapid. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang ipinagkaloob na tulong ni Senator Lapid para sa pangmatrikula ng kanilang anak at pambili ng mga gamot. Nagpasalamat naman ang senador sa lokal na pamahalaan ng Malabon dahil sa matagumpay na pamamahagi ng ayuda sa mga Malabuenyo. Nitong May 7 ay aabot naman sa 2 million pesos ang personal na ibinigay ni Senator Lapid sa 1,000 mga benepisyaryo sa Malabon City. At yan ang ating mga balansyadong balita ngayong hapon na ito. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ako pong inyong kabalansyado, Miss O, Miss Karen O. Yong. Ang ating oras sa 5:29. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, lalo ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa ang mga nurse. Tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kintang na to the max, max, max. ACS.
Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Charm Fabric Conditioner. With stained brush technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Charm Fabcon. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baja. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baja ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Ako po
si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Radyo ay parang kayamanang naipamamana sa bawat henerasyon ng pamilyang Pilipino. Sa pagdiriwang ng 85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ikaw ba ay may kwento? Iniimbitahan ang bawat pamilyang Pilipino na i-share kung paano ninyo namana ang pagsubaybay sa DZRH. Ipadala lamang inyong kwento sa dzrhnewsdesk@gmail.com. 10 ang mabibigyan ng pangkabuhayan showcase mula rito sa aming himpilan at baka kayo na ang nararapat sa DZRH gawad pamilyang Pilipino. Dahil saan mang sulok ng mundo, nagpapatuloy ang kwento ninyo. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang ating oras sa 5:39. DZRH. Balansyado. 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 Balansyadong isyu. Nako, sikapin po natin pag-usapan at makontak po ano si House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jefferson Conghun tungkol po sa budget po na inilalaan ng ating pamahalaan at ng ating bansa para sa ating mga mangingisda. Ayan po. At syempre ang ahensya po na direkta po na dapat tumutulong po sa kanila at naririnig po ang kanilang hinaing at inaaksyonan po ito ay walang iba kundi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Nitong mga nakaraang mga linggo po ay alam naman po natin na yung attention po natin ay napunta rin po ano sa kanila pong kalagayan na gano'ng kahirap po talaga ang mangisda ngayon, lalo na po meron pong sigalot ngayon, meron pong patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea at sa loob po ng ating EZZ. Dahil po ito sa issue po ng harassment, bullying at shadowing po, ayan po, ng China at kanilang mga militia vessels, Chinese Coast Guard. At mismong ang mga mangingisda po ang nagsasabi na nahihirapan po sila at talagang kumpara po noon sa ngayon, napakaliit po ng kanilang nahuhuli pong mga isda.
Ayan po, so paano na po ang kanilang pangkabuhayan at paano po para sa para naman po ano sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang pamilya. So eto nga po, mukhang meron po tayong mambabatas na gustong busisihin ng husto ang budget po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nasa linya na po natin si Congressman Jefferson Conghun, House Assistant Majority Leader and Zambales 1st District Representative. Congressman Jefferson Conghun, magandang hapon po. Welcome sa ating programa dito sa DZRH and DZRH Balansyado. Ako po si Karen O. Yong, Congressman. Ang magandang hapon po, Ma'am Karen, lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig at nanonood sa kanilang mga television. Magandang hapon po. Ayun po. So kayo po, Congressman, alam ko po na dahil kayo po ay 1st District Representative ng Zambales, kayo po ang o ang inyong mga kababayan po ang talagang maaapektuhan po ano dahil po sa sigalot o sa patuloy po na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Yung ating mga mangingisda doon hindi na po makapalaot ng maayos at hindi na po makapangisda ng maayos. Tama po ba? Tama po yun, ano? Siyempre, medyo natatakot po yung ating mga mangingisda dahil nga po sa banta ng China na i-detain yung mga nahuling lalabag sa kanilang teritoryo. At isa na nga po dito, yung ating mga mangingisda na wala naman pong ibang ginagawa, kundi talagang isipin lang yung kanilang kabuhayan na kung saan doon nila kinukuha yung ipinapakain nila sa kanilang pamilya. Okay po. So, ito po natural, lalapit po ang mga mangingisda ano, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ngayon, what prompted you, Congressman Conghun, to pursue ito pong line of thinking na kailangan po silipin natin ang budget ng BFAR? Kasi po ang BFAR, I mean, ay merong mandato na pangalagaan ng ating mga mangingisda. Sila ang naatasan ng ating pamahalaan na kung saan kailangan tignan at ipaglaban ang kapakanan ng ating mga mangingisda, lalong-lalo na yun nga po sa West Philippine Sea. Binigyan sila ng budget last year of almost 8 billion ano, ng ating pamahalaan. Hindi naman po nagkukulang ang pamahalaan ng ating presidente, President Bongbong Marcos, na bigyan no, ng pondo ang BFAR. Pero parang merong diferensya yung kanilang ipinaglalaanan ng pondo na kung saan hindi angkop sa pangangailangan ng ating mga mangingisda yung kanilang mga ibinibigay na tulong. Halimbawa, yung paglalayag nila sa West Philippine Sea, opo, ang kanilang mga bangka na kailangan is yung mga malalaki. Mga nasa 80 to 100 footer na mga nga bangka ang kanilang pangangailangan. Pero binibigyan sila ng mga bangka na disagwan, no, na maliliit. Ayong hindi po demotor. Yes, paano naman makakapunta sa West Philippine Sea pag ang ibibigay mong bangka disagwan? Right now, nagbigay sila ng isang 80 footer na barko o na bangka pa lamang at yung mga mangingisda eh merong nasa almost 3,000 ang mga mangingisda dito sa Zambales at mahigit kumulang na 300 o 400 yung mga kooperatiba na kung saan sila ay napapaloob dito. Tapos isa pa lamang yung naibibigay. Almost 88 billion ang yung pondo. So ano ang tulong na ibibigay mo sa ating mga isda kung hanggang ngayon ay nagrereklamo pa rin sila na kawalan ng suporta ng ating pamahalaan? Nabanggit niyo kung kailangan tulong. Opo, go ahead sir. So, kailangan tulungan, suportahan ng ating ano, ng ating gobyerno yung ating mga mangingisda. Lalo na kailangan nating idiin ng ating pag-aari sa teritoryo, lalong-lalo na sa Ayungin, na kung saan ang namamayagpag doon ay mga mangingisdang mga Chinese, Chinese Coast Guard, mga Chinese fishing vessel, may mga Vietnamese din na naandoon. At ang lalaki talaga ng kanilang mga barko, no, na gumagamit sa pangisda. Samantalang tayo na sinasabi natin na atin talaga ang Ayungin Shoal, eh hindi natin masuportahan, mabigyan ng tulong ang ating mga isda ng kanilang mga pangailangan para maging maayos ang kanilang mga hanap buhay. Tandaan natin, hindi nang hindi ng ayuda o
o pera o ano ano ang awang ating mga mangisda. Dahil ang trabahong pangisda, iyan ay ginagamit nila sa kanilang pamumuhay. Matagal na panahon na yung kanilang mga lolo, tatay, kanilang magulang, mangisda na. So, gusto lang nila is makapaghanap buhay sila kung ano yung kanilang natutong hanap buhay ng matagal na panahon. Eh ngayon, pinipigilan. At lalong-lalo na, minsan sinisira pa ng mga Chinese yung kanilang mga kagamitan, mga bangka. Obligasyon ng ating pamahalaan na protektahan sila at tulungan sila. At yun naman ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon, no? Nagpapasalamat nga tayo kay Speaker Martin Romualdez, kay Presidente Bongbong Marcos, dahil hindi nila pinapabayaan ang ating mga mangisda. Nagpunta nga ang Kongreso sa Masinloc upang sila'y tignan, upang sila'y kausapin. Kaya lang, yung pinaka-ahensya ng ating pamahalaan na kung saan may mandatong protektahan at kalingain yung ating mga mangisda, ito yung nagkukulang, no, ng pagtingin sa kanila. So, kinakailangan tignan ng ating Kongreso dahil merong oversight function ang Kongreso, tignan yung kung saan napupunta yung kanilang budget. Okay. So, Congressman, kailan nyo po sisimulan ang pagbubusisi at nakatatanggap naman po kayo ng malaking suporta sa mga kapwa nyo kongresista tungkol dito? Opo, lalong-lalo na sa ating sa leader ng ating Kongreso ngayon, si Speaker Martin Romualdez, dahil nakikita niya yung sitwasyon ngayon ng ating mga isda at nakikiisa siya sa kanilang sa kanilang dinaramdam at sa kanilang sitwasyon ngayon. At nakita rin nung nagpunta yung aking mga kasamahan sa Masinloc, nakita rin nila kung ano yung mga nangyayari doon. At mismong mga mangisda ang nagsabi sa kanila na kailangan nila tulong, suporta para sa kanilang pangisda. Hindi ayuda. No? Hindi mo sila kailangan bigyan ng pagkain. Hindi mo sila kailangan bigyan ng pera. Kaya nila maghanap buhay. Kailangan mo lang silang suportahan sa gamit. Kailangan mo lang silang proteksyon habang sila'y nangisda. At huwag payagan na mabuli ng mga Chinese. Lalong-lalo na pag naandun sila sa ayungin. Dahil sa history ng pangisda, matagal nang nangisda ang mga Pilipino doon. Ever since, mga lolo nila, tatay nila, yun na yung lugar na kung saan... Traditional fishing ground talaga. Po siya talaga, yes. Okay. Traditional fishing ground na nila yun. Sa Pilipinas yun. Actually, later lang nila na sila nilang namamataan na may mga Chinese doon. Ito mga nakaraan taon lang. Mga 10 years ago, doon pa lang nila nakikita na may mga Chinese na naglalayag doon. So, kailangan natin silang tulungan, protektahan, at higit sa lahat, bigyan ng suporta, lalong-lalo na sa kanilang hanap buhay. So, kailan po natin sisimulan, sir, ang pagbubusisi, pag-check, pag-i-investigate po sa budget ng BIFAR at kung saan po, mag-tracing po tayo niyan, tama po ba? Saan napunta itong mga budget na ito, itong naka-allocate na budget at itong amount, tama po ba? Ganyan po ang ating gagawin. Tama po, no? Ito po, magsisimula na kami after ng SONA ng ating presidente. Dahil magsa-SONA na po siya sa July, after po ng budget season na. Opo. Kung saan pag-uusapan na yung 2025 budget, no? Doon na rin natin sisimulan yung pagbusisi sa mga budget ng sa ngayon ng ating pamahalaan at kasama dyan yung before. Iimbitahan nyo rin po ba sila sakaling meron po kayong mga katanungan, meron po kayong mga makikita po ng mga irregularities? Kailangan silang imbitahan, kailangan silang magpaliwanag kung saan nila dinadala yung pera ng ating pamahalaan na para sa mga mangisda. Kailangan sagutin nila yung kanilang responsibilidad sa ating mangisda. Talagang hahanapin, bibilangin, at talagang titimbangin natin kung nararapat ba yung tulong na ibinibigay nila sa ating mamamayan. So, will you also ask for accountability din po sakali pong meron po tayong makitang mga irregularidad? Meron po ba tayong tsansa na merong makakasuhan, merong matatang heads will roll, ika nga, Congressman, meron bang ganong warning?
kung kinakailangan at nakita natin na hindi nila kaya yung kanilang trabaho, natural, meron silang pananagutan at talagang kailangan silang palitan. Kung nakikita natin na talagang hindi nila ginawa yung kanilang trabaho at maraming mga tao na may kakayahan na maglingkod at mamuno sa ahensya na yan, magagaling na po pwedeng mamuno at talagang may puso para sa ating mga mainisya. Mm-hmm. So for now po, habang hihintayin po natin ano, dahil sa pagtatapos pa po ng SONA, ay aabangan at babantayan po natin ang inyong pagtatrabaho tungkol dito sa budget po ng BIFAR. Ano naman po ang agaran po na hindi naman po ayuda na banggit nyo, pero yung maitutulong po natin bilang suporta sa ating mga mangingisda na ngayon po ay talagang hirap naman po talaga ano, at marami na pong mga naisagawang mga missions po, mga kumbaga yung mga advocacy groups po na naglalayag doon at nakikiisa rin po yung mga mangingisda natin, pero sa ano po no, sa panig po ng inyong distrito po, ano po ang inyong maitutulong po sa kanila? Actually, hindi lamang sa ating distrito, pati sa ating mga kalalawigan. Dahil ang Masinloc is nasa second district yon, hindi ko na district yon, pero opo, ang Subic kasi napakadami din mga mangingisda yan, no? It's a fishing, it's a fishing town, no? So marami rin tayong mga ibinibigay sa kanila, no? Tulad ng sinusuportahan din natin sila sa kanilang mga nga pagkain, pangasalukuyan, nagbibigay tayo ng tulong sa kanila, lalong-lalo na pagdating sa pag-aaral ng kanilang mga anak, nagbibigay tayo ng mga scholarships, ano, tulong para sa kanila. Pero ang pinaka-main na talagang kailangan nila is yung gamit sa pangingisda, tulad ng mga malalaking bangka. Actually, binigyan ng Kongreso ng budget ang BIFAR para bumili ng mga malalaking bangka, no. Actually, ang pagkakaalam ko, dapat i-deliver na nila yung mga dito sa 60 to 70 na malalaking bangka para magamit ng ating mga mangingisda, no, sa West Philippine Sea. So, hanapin din natin yon, nasaan na yon, no? So, talagang nakakaramdam talaga tayo ng pagkukulang. Kasi siyempre, sa ating pamahalaan, sa lokal na pamahalaan, napakalimited lang ng kanilang kakayahan para tulungan yung ating mga mangingisda. Hindi naman kayang bumili ng yung mayor o yung town, hindi naman kayang bumili ng mga malalaking bangka o barko yan para sa mga mangingisda, no. Talagang may kapasidad, responsibilidad, kapasidad na tumulong sa ating mga mangingisda ay yung ating national government sa pamamagitan ng BIFAR. At hindi nagkulang ang ating presidente, ang ating speaker para bigyan ng budget ang BIFAR. So kailangan malaman ko sa ano na dinala yung pera. Tama. Dapat na pupunta sa ating mga mangingisda. Congressman, tama po ba ang lumalabas? This is from the econgress.gov.ph website. 3.37 billion pesos this 2023 ang budget na inilaan for BIFAR. Nasa almost 8 billion po ang ano, ang almost 8 billion na. I see. Tapos, Congressman, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina, first part ng ating interview, na meron pong isang malaking bangka na nai-release, pero isa pa lang. Tama po? Yes, opo. Okay. Ito po yung nirelease nila sa Subic, mga nakaraang buwan. Ano? Actually, nagkaroon pa nga ng ceremonial releasing, no? Para sa bangkang ito. Pero talagang kulang na kulang kasi alam ko isang kooperatiba, isang bangka ata yung nila, napakadaming kooperatiba dito ng mga mangingisda. So, ng sinabi natin, may 3,000 yung opo, yung mga mangingisda dito sa amin, no? So, kailangan talaga. So yung nakatanggap po ay isang kooperatiba. So siguro, Congressman, kailangan ding silipin yung proseso, no, ng pag-award ng mga bangka kung sino yung dapat o karapat-dapat pero nag-iisa lang kasi parang pag-aagawa nito, baka magtampo naman yung mga ibang kooperatiba, Congressman. Actually, yung pag-award, walang problema. Maraming mga registered na mga mangingisda dito. Opo. Karamihan nga ng mga kooperatiba dito, nabigyan nila, sabi ko nga kanina, nabigyan nila ng bangka na dipedal, no, Bisaguan, no. Nagbigay na sila ng bangka Bisaguan. So
ang tanong natin, bakit ganun? Dapat bang ibinibigay nila rito is yung mga bangka na pwedeng gamitin, lalong-lalo na yung mga bangka o barko na pwedeng gamitin papunta sa Ayungin. Mm-hmm. Kung saan, para makapangisda yung ating mga mangisda doon, di natin kailangan ng mga disagwan ng isda dito dahil hindi makakarating sa Ayungin yung mga binibigay nila ng ganong klaseng may kaliliit na mga isda, mm-hmm, na mga fiberglass lake. Yes, opo. So Congressman, maraming salamat po at antabayanan po natin. Ano, makiki-update po tayo pag nagsimula na po ang inyong pagsisiyasat sa budget po ng before. Pero before I let you go, Congressman Kong Hoon, ano po ang inyong mensahe sa inyong mga kadistrito, sa inyong mga kalalawigan po dyan sa Zambales? Sa ating mga mamamayan, ano, huwag po tayo matakot. Alam natin na malapit na po ang deadline na ibinibigay ng China ng June 15. Na kung saan sinasabi nila na uhulihin nila yung ating mga isda na lalabag sa teritoryo ng China. Ang ating pong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ating pong Speaker Martin Romualdez ay nakaagapay po sa ating mga isda. Hindi po nila ito papayagan na paapi, hindi po nila ito papayagan na maditira, lalong-lalo na po ng mga China. At poprotektahan po natin yung ating mga maisda, poprotektahan. Sinabi rin po ng ating Pangulo na poprotektahan niya yung ating mamamayan at hindi siya papayag na labagin ng China ang karapatan natin, lalong-lalo na sa Ayungin Shoal. Ang West Philippine Sea po ay pag-aari ng Pilipinas. At sinabi po yan sa UNCLOS, meron po tayong moral na karapatan para angkinin yan. Meron po tayong batas na tinatayuan, yun nga po yung UNCLOS na kung saan tayo inanalo. So talagang sa Pilipinas po yan at talagang wag po tayong matakot na angkinin ang teritoryo na yan dahil sa atin po talaga yan. Alright, maraming salamat po Congressman Jefferson Kong Hoon. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po, Ma'am Karen, at lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Atin po si House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jefferson Kong Hoon. Alright, commercial break po muna tayo. At sa ating pagbabalik, nako, naghahanap po ba kayo ng murang airfare? Mamaya, meron tayong makakatsikahan. So, dyan lang po kayo. Huwag po kayong aalis. Sa ating oras, 2 minuto bago po mag-alas 6 ng gabi. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Scene Zone, Season 3 na! From concerts
fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday, 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel, Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baja. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinig ng radyo ay parang kayamanang naipamamana sa bawat henerasyon ng pamilyang Pilipino. Sa pagdiriwang ng 85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ikaw ba ay may kwento? Iniimbitahan ang bawat pamilyang Pilipino na i-share kung paano ninyo namana ang pagsubaybay sa DZRH. Ipadala lamang inyong kwento sa dzrhnewsdesk@gmail.com. 10 ang mabibigyan ng pangkabuhayan showcase mula rito sa aming himpilan at baka kayo na ang nararapat sa DZRH gawad pamilyang Pilipino. Dahil sa balansyado, 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 balansyadong issue. Doon muna tayo sa medyo masayang balita at medyo exciting kasi everybody can travel. Alam mo naman natin yan. Lahat tayo gusto na natin na umalis ng Pilipinas for a while, magbakasyon. Kung hindi naman po sa Pilipinas, sa mga probinsya, sa mga tourist destinations po natin para mag-unwind. Pero kailangan po ay maging wais po tayo sa paghahanap po ng pinakamurang pamasahe, lalo na airfare. Tama-tama dahil ang AirAsia may piso sale. Wow naman! At maririnig po natin ang magandang balita straight from the spokesperson of AirAsia, si Sir Steve Dailisan. Sir Steve, magandang gabi po. Welcome sa DZRH Balansyado. Si Karen po ito. Hi Karen, at saka sa lahat po na nakikinig at nanonood sa atin sa DZRH. Tama ka, meron po kaming magandang balita. And I'm sure, no, excited yung mga kababayan natin na bumiyahe doon sa mga destinations. Lalo na ngayon, eh, bakasyon ng mga estudyante. So, yes. Mga, alam mo, karamihan ng mga pasero kung over the past few days, papuntang Boracay, buro mga estudyante. Talaga. Buti pa sila magbo-Boracay, Sir Steve. Biglang ganun eh. Kasi talaga siguro mga 20 or 30, puro mga estudyante. 17 below. Wow. So enjoy na lang po kayo sa Borja. Pero eto mas enjoy kasi ang AirAsia may piso sale. So kailan po ba magsa-start to, Sir Steve? Hanggang kailan? At di ba usually yan, may schedule yan kung kailan natin pwedeng gamitin? Oo. Actually, nagsimula ito noong June 8, pero meron pa po kayo hanggang sa Sunday, June 16, para makapag-book wow. sa inyong mga domestic destinations. Lahat po ng aming domestic destinations sa AirAsia, Cadibo, Katitlan, Rojas, Tacloban, Cebu, Iloilo, Puerto Princesa, Bacolod, Davao, Tagpilaran, Cagayan de Oro, lahat po yan, wow. iso lang po yung base fare. Kahit po yung international namin, Karen, Hong Kong, Macau, Shenzhen, at saka yung Kaohsiung sa Taipei, piso lang din. So, wow. talagang magandang ano to, paraan. Sabi namin, papalapit na rin yung Father's Day, bukas Independence Day. So, magandang kumbaga either gift ninyo sa mga parents ninyo o sa father ninyo or sa kaya pang buong family. Oo nga, ang gandang idea yan, Sir Steve, ano? Sa period nito, September 2, 2024 hanggang October 8, 2025. So yung mga nag-iisip, meron pa ba kami mabubook? Eh, nasa 1.6 million seats po yung inilaan namin para po sa piso sale ngayon. Wow, ang dami. Kaya po, magandang opportunity rin para po sila makabiyahe. Alright, so what do they have to do? Kailangan po ba na mag-travel agency po ba kami, Sir Steve? O pwede na po online? Kasi parang lahat naman na po yata nag-online na para mabilis and convenient. Oo, ang pinakasimple lang yung kinakailangan nilang gawin. I-download lang nila yung AirAsia Move sa iOS o di kaya sa Android. AirAsia Move, makikita naman nila yun. Nakalagay doon mismo, pagbukas nila ng app, piso sale. So, napakadali din kasi pag nag-book po kayo ng flight with
piece of fare, meron din po kasi kaming mga partner hotels sa AirAsia Move. So kung magbubuk po kayo ng hotel, yung second room nyo, if ma-avail yung promo na tinatawag din namin na Crazy Deal, mm-hmm, nasa 110 pesos pa, as low as 110 pesos yung second day ninyo para dun sa second room. So talaga namang ano, kumpleto yung bakasyon ninyo. Importante lang talaga na you plan your travels ahead. Tama. Pinapapalpitate mo ako, Sir Steve. So, pinag-isipan nyo na talaga lahat, pati hotel. Grabe naman ang AirAsia. Okay, so hanggang... yes, sir. Hotel. Kasi, pati diba, lahat tayo nagbabiyahe tayo, especially for international, diba? Minsan yung iba... nadadagdagan yung gastos nila kasi on the spot pag sobra-sobra yung kanilang bagahe. So, pwede nilang i-book and they can also avail of yung ano low baggage fees sa AirAsia Move. So, 60 kilograms yan eh. 60? Paulit, Sir Steve, hanggang ilang kilograms? 60. Yung normal kasi nasa 20 kilograms. Pero pwede sila mag-book hanggang 60 kilograms and it really saves you from 30-20% less pag nag-book po kayo sa app, sa AirAsia Move. Pero Sir Steve, as per usual, may libre na pong 7 kilos na hand carry. Yes. Of course. Oo. Opo. Pero yun kung... naman, talagang, go ahead, sir. Kung marami bit-bit at kung marami kayong pasalubong, syempre ginagawa ng mga kababayan natin, nakikita talaga natin, especially pag coming sila from about Japan, o di kaya Korea, Bangkok, eh, marami nagsa-shopping dyan eh. So pag-uwi nila, kailangan talaga nila ng mas malaking bagahe. So at least meron silang up to 60 kilograms na check-in baggage na pwede nilang ma-utilize. At hindi sila karaba-kaba na usually kasi Karen, pag nasa check-in counter na tapos hindi nila natimbang yung kanilang bagahe, doon talaga nakakaroon ng excess baggage. And normally, mas mahal yung fees. Tama, Sir Steve. Nakakapawis pa yan. Na, kasi, di ba, parang tensionado ka. Na, nakikiluhin yung baggage kasi nag-shopping galore ka. Okay, so, Sir Steve, kumusta po ang ating business? Ano? Nakakabawi na po ba ang ating airline industry? Mukhang ang dami po talaga nagta-travel ngayon. Pero I think for now, nalampasan na po ba natin yung tinatawag na revenge travel? This is more of parang ano na, nagiging normal na po at marami na rin po ang nagkakaroon ng opportunity to travel. Hindi katulad noon, I remember when I was young, 90s, sobrang mahal talaga ng airfare. So parang kailangan super rich ka to afford airline tickets, 'di ba? Pero ngayon, parang ano na siya, very affordable and it can be a part of, kunyari, sa isang taon you can schedule 3-4 times, magdalawa kang domestic, dalawa kang international. Pwedeng ganun eh, 'di ba, Sir Steve? Oo. Actually ngayon, yung travel behavior ng mga Pilipino in general, nag-iba-iba na kasi dati, 'di ba, na-set yung mind natin na tuwing March or February sa kami ka-travel. Marahil dahil nagbabago rin yung ano, 'di ba, yung schedule ng klase, yung opening at saka yung vacation, kaya nasa-spread out na normally kapag mga ganitong buwan, July, August, September, opo, nasa lean season yung travel. So, pero ngayon, dahil nga nag-iba na yung school year, yung behavior ng mga kababayan natin when it comes to traveling. Kaya nag-iiba rin, mas dumadami rin yung pumabiyahe. Although, pagdating dun sa, kung ikukumpara mo yung average fare natin versus pre-pandemic, mas mababa pa to up to 10% yung presyo ng pamasahe sa yung airfare ngayon kumpara nung pre-pandemic level. So, ito naman, ibahagi rin ng mission ng AirAsia. Yung to democratize air travel, ibig sabihin, bigyan ng pagkakataon na makabiyahe yung mga kababayan natin, and at the same time, pagdating nila, meron pa silang matitira sa bulsa nila because of the affordable deals that we offer. Ang galing nga kasi, Sir Steve, the mindset nowadays is, of course, we save for the future, but we also save for travel. Kasama na yan sa mga goals natin, di ba? Oh, talaga. Kasi, syempre, parang aspirational ito para sa mga Pilipino na kapag bumabiyahe tayo, kumbaga, we feel good, meron tayong natututunang bago kasi nga parang nagiging sabi nila mas cultured ka na nakikita mo na meron palang ganitong klase sa ganitong way no of life sa ibang bansa and mas disiplinado pala. So na-apply nila
dito sa atin. So it's also a way of learning history and appreciating yung culture ng iba't ibang bansa. Mm. And yung syempre dito rin sa atin, yung domestic na destinations natin. Mm. Mas nakikilala din natin ang ating iba't ibang mga tourist destinations, pati na rin po mas malaliman ang ating kultura at heritage bilang mga Pilipino. Oo. Pero Sir Steve, I have a question. Kasi napaka-generous naman ng AirAsia for the peso sale. And then hanggang 16 pa, sabi nyo, napakaraming seats na available. Hindi po ba kayo malulugi dito? Kasi balita po namin, itataas po ang singil ng MIAA, Manila International Airport Authority, sa pagpapagamit po ng kanilang mga pasilidad. Maapektuhan rin po ang mga airlines dito. Isa na po kayo dyan. Tama po, no, sir? Yan, inaantabayanan pa namin kung ano yung magiging resulta nung syempre pati-take over ng Luna Infra Corporation, yung NNIC by September. So hindi pa po kami nakakatanggap ng notice kung magkakaroon po ba ng increases pagdating sa airport fees and charges. Hopefully, maging reasonable po ito para dun sa mga pasahero natin. Of course, gusto kasi natin ma-encourage yung mga kababayan natin. Kasi po pag may movement ng mga tao, mas matigla yung tourism natin and nagiging dahilan po yan para kumalao lalo na yung mga micro, small, medium enterprises natin sa mga probinsya or sa mga destinations natin. Hopefully, it is reasonable and merong consultation para nang sa ganun naman po, maging katanggap-tanggap din po siya, lalo na dun sa mga bumabiyahe. Ang balita po kasi, Sir Steve, mukhang plano pong i-revise yung guidelines para dito. Aeronautical fees and charges, passenger processing fee, loading and take-off fees. Well, sa airlines po siguro yan, ano? Tapos may biometric processing fee, medyo marami-rami po, ano? So, pag tama nga po kayo, no? Pag nagkaroon ng movement, maapektuhan din po at syempre hindi naman po natin maiiwasan, mararamdaman po ito ng ating consumers. Well, definitely po, any movement pagdating sa airport fees, kailangan po natin siyang, although as much as possible, no, we really want to encourage people to travel, yung mga ganyang airport fees po, kakailangan din pong ipasa ng airline, no, dun sa ating mga consumers. So hopefully, maging reasonable din po yung magiging ipapataw na kung ano mang excess. And of course, I'm sure naman na siguro ay ipaparamdam muna nila yung ginhawa or yung tinatawag na improved customer experience and customer journey bago po magkaroon ng kahit na anong uri ng pagtataas. Sana. Kasi I know maybe good intentions, I'm sure, para po sa kapakanan din ng mga kababayan natin, but it's important also na syempre maramdaman din nila yung ginhawa ng anumang pagtataas or any movement pagdating sa airport fees. So, Sir Steve, may balita na po ba kayo? Do you have any information kung siguro kailan ba nila ilalabas tong mga guidelines na to? Nagbigay po ba sila ng timetable o timeline sa inyo sa AirAsia? Alam niyo, sa totoo lang, wala pa po kaming natatanggap. Although meron po kaming mga naririnig na magiging ganito yung increases or magkakaroon ng ganitong klase ng pagtataas, pero wala pa po kaming natatanggap na kopya either sa MIAA, sa Manila International Airport Authority, naman po kaya doon sa San Miguel Group, no? Yung nanalo po doon sa bidding. Sa bidding ng pag-operate ng lahat ng terminals ng NAIA. Mm-hmm. So hopefully po maging reasonable ito and idaan din po sa consultation sa lahat ng stakeholders para maging katanggap-tanggap din po, pinaka-importante para dun sa mga pasahero. Because definitely sila po yung end user po nito, yung magiging talagang papasan din po nitong pagtataas sa mga airport fees ng MIAA. Okay. Sir Steve, bago po kita bitawan, kalimutan muna natin yan kasi medyo nakaka-depress yung balita. Doon lang tayo sa good news ulit. Paalala po ulit sa mga gusto pong maka-avail po ng lower seat sale, ang AirAsia Peso Sale. Ano po yung mga dapat nating tandaan? Meron po ba kayong mga hacks, techniques para po, di ba? Makabook ng magandang flight at murang-mura. Alam mo, yung AirAsia, 14th year straight na ng winner ng world's best low-cost airline dahil sa mga exercises natin na kagaya nito. And we're looking forward to our 15th straight win kasi na-anunsyo na yun ang Skytrax sa pagtatapos ng buwan ng June. So hopefully,
eh masungkit ulit natin yung titulo na yan. Oh, good luck, but, sir. Oo. Pero sa atin talaga, ang mission ng Air Asia is to let everyone fly. Yung mga kababayan natin na nahihirapang lumipad, maabot nila yung kanilang travel destination together with their families. Kasi sa bawat paglipad, may kakadikit niya na reunion. So, pinaka and happy reunions yun. Tingin natin. So, ang simple lang naman na gagawin nila, kailangan lang nilang mag-book sa Air Asia Move or kaya sa airasia.com. Makikita po nila doon yung piece of fare. Ang travel period po nito ay mula September 2, 2024 hanggang October 8, 2025. So there's a lot of time, no, para maplano nila yung kanilang travel goals at saka aabutin niya December at saka ano eh, December and November kung saan peak season, maraming mga biyahe. So we encourage them to fly. Piso po ang lahat ng domestic destinations and some international destinations and hindi lang po yung galing ng Manila, ha. Meron din po kaming biyahe from Cebu and Clark. So lahat po yun ay piece of our domestic destination. So I hope to fly with you very, very soon. And sana po ma-avail niyo po ito para makamit niyo po yung inyong travel plans. Yes, thank you Sir Steve. At hanggang sa June 16 ay ongoing po ang ating lower seat sale ng Air Asia Piso Sale. Sir Steve, maraming salamat po and we hope to see you again soon. Oo nga, at saka lipad tayo soon kasi ako lumilipad ako every Thursday and Friday. Oo nga. So, pag magkita tayo, katok lang po ay sa flight deck to ang cabin crew and let's have a photo. Piloto din pala tong si Sir Steve, grabe. Oo nga pala. Ayan, sana po ay kayo po ay aming makasalamuha at kayo po ay mismong aming piloto. Maka-experience naman kami. Ayan, ng Air Asia flown by Captain Steve Dailisa. Nox! Okay, Sir Steve, maraming salamat po. Magandang gabi po. Thank you very much, Sir Steve. Ingat po kayo. Wow, okay, so book na hanggang June 16, piso sale ng Air Asia, di ba, bongga? Pero huwag niyo muna pong sabihin sa mga boss niyo para mararamdaman na nila kung kailan kayo magli-leave. September hanggang December, pwedeng gamitin yung mga tickets na yan sa Air Asia. Okay, secret lang natin yan ha. Okay, 6:80 na po at magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. At syempre, ang ating mga reports. Ito po ang DZRH Balansyado, dito po sa DZRH Radio at DZRH TV. Tingnan nyo, oh! Puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang gamit ay kisla puti at panayad pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar! Ilang puti, kisla puti. TCS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Alamin kung paano sumali sa ACS Leone. Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MVC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MVC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio and Radio Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng Unique Toothpaste, Bright Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabgon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Magbago man ang panahon, dun kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangbatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3, tunay, natural, at urinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi kamo at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman. Usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Api, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Wow, travel and tours. Si Mavel Arrive, ayan. Still part pa rin naman ng DZRH. Pero, syempre, kailangan pursue your passion, ika nga. So, yan ang ginawa niya, di ba? Nagtatag ng travel and tours company. So, book now, travel and tours. Si Ms. Mavel Arrive, magandang hapon sa inyo. Tip niya talaga bilang isang may-ari, ayan, owner and CEO ng isang travel agency ay bilhin niyo o isama niyo na sa purchase ninyo sa ticket yung baggage. Kung paano niyo talaga mag-shopping o marami talaga kayo magbit-bit ng gamit. Kasi pag sabi nga ni Sir Steve Dailisan kanina ng AirAsia, no, pagkabiglang ma-realize mo, wala kang baggage, tapos pag tinimbang mo, nanado ka na sa check-in counter, sa airport, sobra, di ba, may excess baggage ka, mahal on-site pagbibilihin mo, as in, swear. Marami na rin po ang naka-experience niyan. So, para ma-stretch po ang ating travel budget, mas marami po tayong mabili, ma-shopping, magastos. Pag tayo po ay nagbabakasyon, saan man pong destinasyon yan, domestic man yan o international ang ating lakad, ay kailangan maging wise po tayo, ano, pagdating sa ganyan. Planuhin po ng mabuti yan. Mga hacks, ika nga. Alright,
So reports po muna tayo. Report ni Let Narciso. Tariff cut sa bigas dumaan sa masusing pag-aaral ayon sa NEDA. Ibalita mo yan RH14, Let Narciso. Miss Let? Iginiit ng National Economic Development Authority na dumaan sa masusing pag-aaral ang pag-aproba ng NEDA Board sa 15% tariff cut sa bigas mula sa dating 35%. Sa isang pahayag, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na naiintindihan nila ang pangamba ng publiko pero binigyang diin na hindi basta-bastang ginawa ang desisyon. Ipinaliwanag ni Balisacan na bago inaprubahan ng NEDA Board ang rekomendasyong tariff cut ng Committee on Tariff and Related Matters ay nagsagawa ang Tariff Commission ng malawakang konsultasyon at pagsusuri sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act. Sinimulan niya ito noong March 2023 kung saan higit 800 stakeholders ang inimbitahan at halos 200 dito ay mula sa sektor ng agrikultura. Positibo ang NEDA na sa pamamagitan ng tariff cut ay mapapababa ang presyo ng bigas habang sinusuportahan ang pagpapalakas ng lokal na produksyon sa pamamagitan ng tariff cover at dagdag na pondo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantala, mga miyembro ng media na nasa coverage, hindi dapat nagiging biktima ng harassment. Ayon kay Senator Francis Tolentino, RH28 Raymond at Paas, ibalita mo yan, Raymond. Hindi dapat nagiging biktima ng harassment at karahasan ang mga kasapi ng media na nagtatrabaho lamang at ginagampanan ang kanilang tungkulin. Ito ang binigyang din ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kasunod ng pananakit na may miyembro ng transport group na Manibela kay Val Gonzalez ng DZRH. Ayon kay Tolentino, mahalagang malaman ang katotohanan sa insidente dahil ang mga journalist na nagtatrabaho lang ay dapat ligtas sa pangaharas. Nangyari ang insidente sa protesta ng grupong Manibela sa harapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa PUV Modernization Program. Kinundinan ng iba't ibang media organizations sa nangyaring karahasan dahil sa paniniwalang isang urito ng pagsikil sa karapatan ng malayang pamamahayag. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Adbas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Adbas. Samantala, Kamara muling pinalakas ang COVID protocols dahil sa mga empleyado na tinatamaan na naman ng COVID-19. Ako, ingat po tayo. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan, Manang Milky. Nagpapaalala ang Office of the House Secretary General sa mga empleyado ng Kamara na mahigpit pa rin sundin ang COVID-19 protocols. Ito ay dahil sa pagtaas na naman ang bilang ng mga House employees na tinatamaan ng sakit. Sa inilabas na memorandum, muli giniit ang pagkakaroon ng proper hygiene, pagsunod sa cough etiquette at paghimok sa mga immunocompromised na magsuot pa rin ng face mask. Ang empleyado na magpupositibo sa COVID ay kailangan mag-isolate ng 5 araw. Kung ang nagpositibo ay immunocompromised, sa 10 araw naman ang magiging isolation nito. Obligado naman ang opisina o division ng naturang COVID-19 positive na magsuot ng face mask sa loob ng 10 araw. Ang MDS o Medical and Dental Service COVID Manager ang magmamonitor sa positibong pasyente at MDS rin ang maglalabas ng clearance bago magbalik trabaho ang naturang pasyente. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milgre Gunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Balansyadong balita. At syempre, bago po tayo mag-Metro Manila ngayon, ako i-announce ko muna ang ating mga linya o isang linya lang po para inyo na pong tawagan at manalo ng instant 500 pesos na cash prize para po sa ating DZRH Malacash promo sa telepono 0998-568-9094. Tawag na po sa numero na yan, 0998-568-9094, at sagutin lamang po ang katanungan na ano pong radio station sa AM band na magsiselebrate ng 85 years this coming July. Malapit na po yan. So tawag na po at manalo ng instant 500 pesos. Pero for now, Metro Manila ngayon! Alamin muna natin ang mga kaganapan sa Metro Manila ngayon, courtesy of Jackie Resho. Jackie?
Magandang gabi, Ms. Kay. Nag-abiso ang MMDA sa mga motorista sa posibleng mabagal na traffic sa bahagi ng Congressional Avenue Extension sa Quezon City mamayang gabi. Ito ay dahil sa isasagawang emergency leak repair ng Manila Water sa natulong lugar mamayang 10 ng gabi hanggang bukas ng 4 ng umaga. Gayun din pinaghahanda ang mga residente sa naturang bahagi ng Quezon City para sa posibleng water interruption dahil sa naturang operasyon. Samantala, may alok na filthy national ID registration sa mga residente ng District 3 Quezon City. Isa sa gawa ng Philippine Statistics Authority ang pagrehistro sa third floor ng District 3 Action Center sa Barangay Marilag Project 4. Ito'y bukas mula Lunes hanggang Biyernes, simula 7 a.m. hanggang 4 p.m. Bisitahin lamang ang Facebook page ng Quezon City Government para sa listahan ng mga requirements na dapat dalhin sa pagpaparehistro. At yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Jackie Recio para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jackie Recio. Metro Manila ngayon! At syempre, bago po yan, ako parang hindi po dapat yan ang aking tutugtugin dahil nahihintay pa po tayo kung sino ang ating maswerteng winner sa Malakash promo. Pero ito muna. DZRH 85th Anniversary Countdown. Uy, it's 34 days to go bago po mag DZRH 85th Anniversary. Ayan, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan? Ang tinig ng asul, pula at dilaw dahil malapit na ang engranding pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Eto nga po, 34 days na lang, ilang tulugan na lamang po at muli tayong magsasama-sama sa 85 sa iisang adhikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Para sa DZRH, ako po si Miss O, Miss Karen O, yung una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tang ating oras, 6:33, meron na ba tayong winner? Ano nangyari sa TV screen ko? Okay, ayan na po. Sino na po ba ang nasa linya ng telepono? Hello po, ma'am, sir. Hello, ma'am, sir. Good evening po. Sino po sila? Good evening po. May Aquino po. Si Miss Lay, tama po ba? May po, May. Ah, May. Hi, Miss May. Magandang gabi po. Taga saan po si Miss May? Pangasinan po. Wow, ay, layo naman Pangasinan. Saan sa Pangasinan, ma'am? San Carlos po. San Carlos sa Pangasinan. Kumusta po ang laging binibisita sa San Carlos at laging binibili po doon? Nasa inyo ba ang puto? Puto Kalasyaw pala yung iniisip ko. San Carlos to eh. Nasa inyo ba ang bangus? Hindi, nasa Dagupan eh. Oh, anyway, sa mga taga San Carlos, magandang gabi po sa inyo. Ayan, Miss May, sagutin nyo lamang po ang katanungan na ito. Ano po ang radio station na magse-celebrate ng 85 years ngayong taon? DZRH po. Ayun, very good, ma'am. Matagal na po ba kayo nakikinig sa DZRH? Yes po. Yes, ma'am. Okay, so thank you very much po, ma'am. At maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyo pong pakikinig sa DZRH. Hintayin nyo lamang po, papadala na po namin ang inyong cash prize. Thank you, Miss May. Thank you po. Ayan po si Miss May ng Pangasinan, San Carlos, Pangasinan. Okay, so sa lahat po ng ating mga kababayan dyan na gustong manalo ng instant 500 pesos, kinig lang po sa lahat ng ating mga programa. Meron tayong Malakash promo on-site at meron din po sa telepono. Ayan. Alright, so susunod na po ang dos kompanyeras. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa atin. Sa ngalan po ng aking partner na si Henry Uri, ako po si Miss O, Miss Karen O. Yong, at susunod na po ang dos kompanyera, si Attorney Rina Seco at Attorney Cheryl Adami Molina. Ang kanilang topic, pwede bang direktang singilin ang co-maker sa utang? Bakit direkta? Pwede bang yung may utang muna? Tapos kung hindi po mahanap, edi si co-maker na. Kaya yung nagko-co-maker, attorney, nakakatakot. Okay, Malakash question nila, true or false? Maari lamang singilin ang guarantor kung wala ng pera at ari-arian ang orihinal na umutang. True
or fall? Sagutin po yan mamaya-maya at manalo ng 500 pesos sa Malakash promo kasama po ang Dos Compañeras. Maraming thank you po sa inyong lahat. At syempre hanggang bukas po ulit sa DZRH Balansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen O. Yong para sa DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bye! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng AC. Galing-galing mo, smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plano ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste, ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, puti,